guys, welcome back to my channel. Kayo ba po ay merong ganito? Ito ba po ay meron akong kakilala? Ang sabi, hindi naman daw tunay. Ito po ay palay. Ang sabi nila ay hindi tunay dahil taon-taon daw po sila ay meron ito. Meron na ba po kayong ganito na naipon, na palay sa inyong tahanan? At kada bagong taon ay naglalagay kayo sa inyong lamesa. Sabi po niya, hindi naman effective. Pero alam niyo ba mga ritual para maging effective to at dumaloy sa inyo ang swerte at napakalapit ng kumbaga kaginhawahan, hindi po mawawala sa inyo yung mga away-away, mainam po ito, kasaganahan ng buong pamilya. At ituturo po natin sa inyo kung paano po kayo swertehin sa pamamagitan po nito. Ginagawa ninyo pagkatapos po ng isang taon na pagkakabili nyo. Pagtapos po ng isang taon, ano pong gagawin nyo? Itatapon nyo na ba po ito? Huwag nyo pong itatapon. O kayo ba po ay nabiyayaan? Tunay ba po na inyo pong mga inilagay itong palay ay kayo sinuwerte? Lumayo ba po ang taghirap sa inyong buhay? Kayo ba po ay naging masagana ng buong taon? Ayan, marami po tayong kakilala na sinabi hindi, wa effect daw. Hindi na sila naniwala. Tunay po to, kaya lamang ay hindi natin alam kung paano gamitin ang swerte ng palay. Unang-una po, sino-sino ba ang mga gumawa ng palay at sino ba ang umani nito? Diba, ito po yung mga empleyado, yung mga tao na empleyado na binayaran para mag-ani ng palay. Kung sino-sino po at dumaan sa kanya at ganun din na tinalian pa ng pula, sino po nagtali, hindi natin kilala. Marami po kasi sa isang tao na bawat pasa po ng ating palay ay hindi natin alam kung sino po ang taong humawak nito, kung sino-sino at habang namimili, hindi rin natin alam ang buhay ng taong humawak nito. Ngayon, kailangan po itong ating palay bago po natin ilagay or i-display or isabit sa ating pintuan, ay mainam po yan ay nagamitan na natin ng mga ritual. Ayan. Ano po ang mga ritual na sinasabi ko? Kailangan po natin ng distilled water. Kumuha po tayo sa isang batiya. Lagyan po natin siya ng distilled water para malinis. Lagyan po natin siya ng isang dakot na asin at lagyan din po natin ng dahon ng laurel, kahit yung mga durug-durug na dahon ng laurel. Pagkatapos po niyan, lagyan din po natin sila ng kung meron po tayong lavender oil or meron po tayong rose water or meron po tayong bulaklak sa ating hardin, kumuha po tayo ng petals noon. Lagyan po natin yung pinakatubig. At pagkatapos, kanawin po natin siyang mabuti. At lahat ng ating palay ay ilagay natin doon. At tong ritual na to ay gagawin natin sa pagsikat po ng araw. Ibibilad po natin siya doon sa mga na sinasabi po natin na sangkap, kagaya ng tubig, distilled water, kagaya po ng isang dakot na asin at mga dinurog na or durog na dahon ng laurel. Kung meron po tayong lavender oil para pampakalma, para maiwasan po natin yung away-away ng pamilya. Ganon din po yung rose, ang ibig sabihin naman po ng petals na rose, yung rose water, para samahan ng family, lalo-lalo na yung mag-asawa, kasi yan po yung sentro. Kumbaga yung mga anak aasa yan sa magulang ang kailangan nandun yung bonding, yung samahan, yung pagmamahalan. Kaya maina, meron po tayong rose water. Kakanawin po natin siya at atin siyang ililalatag na ganyan at ibibilad po natin sila sa arawan. Ayun po, ang magandang araw sa umaga ay sisimulan po natin ng 6:30, 7 hanggang alas 8 ng umaga. At pagtapos po nun, pag lumampas na siya, pataas na yung araw, painit na. Ayan, yun po yung mga maiinam na oras. At pagtapos po niyan, alisin niyo po siya sa tubig at ibibilad niyo po ng hindi nakataas na. Hayaan niyo na lamang po. Basta ang importante ay naibilad po siya sa arawan na papasikat. Pagtapos po niyan, ilagay niyo po siya sa isang tela. Huwag niyo po tutuyuin. Lagay niyo po siya sa isang tela. Hayaan niyo po kusa siyang matuyo doon. At pagkatapos po noon, pagtuyo na siya, yun po ang swerte. Kasi yun nga po kung sino-sino po mga humawak nito. Ganon din pag pinamimilian po natin siya.
kung sino-sino po mga humahawak, yung mga namimili na mga customer, at kung sino rin ang nag-ani. Kumbaga, kumapit na yung mga negative dyan. Kaya mas maganda ene-energize natin bago natin i-display. Ako po'y maraming kakilala na ganyan-ganyan po ang nangyari, na talaga namang ngayon ay umaani na ng tagumpay. Hindi na palay, nabayo na. Tagumpay na, hindi lamang palay. Ayan. Napakaganda po, ibig sabihin nito, kasaganaan sa buong pamilya. At kayo po ay na-energize na, di tapos na, na-energize na. Inilagay na po natin sa ating pong, sa ating salamesa. Maganda po to sa salamesa. Kumuha po kayo ng baso. Tapos itusok niyo po doon. At maganda yung baso, lagyan niyo po siya ng mga dahon ng laurel. Ayan, tusok niyo po doon. Huwag niyo na lagyan ng asin kasi po yung asin, baka po matunaw kaagad sa inyo. Maganda, separate yung asin. Lagyan niyo po rin sa may lamesa. Tapos mainam ang inyong lamesa ay may salamin. Kung wala po salamin na malalagyan sa inyong lamesa, bumili po kayo ng maliit lamang sa palengke. Kahit maliit na salamin na masasalaminan yung palay, para po laging may laman, madodoble yung inyong nakain sa inyong lamesa, kasaganahan po yun ng buong pamilya. At ganun din sa inyong pitaka, diba ito po yung na-energize na, maglagay po kayo ng butil ng bigas sa inyong pitaka, at sabayan nyo rin po ng dahon ng laurel sa inyong pitaka, at yan po ay napaka-inam, napakaswerte po niyan, yan po ay maghahakot ng tagumpay sa inyong buong pamilya. At yan ay mapapansin ninyo, kagay ng mga sinabi ko, mga kulay ng pitaka. Halimbawa, ang pitaka nyo ay kulay itim. Yung itim po, kasaganahan. Tapos, yan pong green at saka yellow or yellow mustard, yung masyado matingkad na yellow, yung mga ganito ni yellow, yan po. Napakaswerte po yan. Yan po ay makakaipon kagad kayo. Kumbaga, kung magkakaroon po kayo ng pera, hindi labas ng labas. O, tandaan nyo na po yung mga kulay. Black, green, and yellow. Yan po yung mga masuswerteng kulay na pitaka. Maglagay po kayo ng palay na ganito, ay talaga namang hindi po talaga yan mauubusan. Talaga namang lagi may swerteng darating sa inyo. Bukod sa inyong sweldo, kagaya po ng lagi natin sinasabi, kapag hindi kayo kumayod, ay hindi kayo magkakapera, ay tunay po yun. Kumbaga yung swerte, yung biglaan swerte na hindi mo inaasahan na bigla ka nalang magkakaroon, yun ang sinasabing swerte. Kaya syempre, sasabayan din po natin ng panalangin na lagi tayong gagabayan, tapos ilayo tayo sa anumang kapahamakan. Dahil pag tayo napahamak, gastos po yan. Tayo nagkasakit, gastos po yan. Layo tayo sa anumang karamdaman. Tapos, ito po, ilagay po natin kahit mga ilang butil, pero pipili po tayo ng magandang butil para sa kasaganahan po yun. Tapos, lagyan po natin ng bulak. Ayan. Ganon din po yung inyo pong pinto. Ano ba po yung mga sinasabit ninyo? 6 months pa lang po or 7 months, ilang buwan pa ang bibilangin bago po matapos muli ang taon, habol pa po kayo. Maglagay po kayo ng ganto, ilagay nyo po sa isang isang plastic ng yelo. Kasi kada bukas po yung pinto, malalaglag na malalaglag, sayang. Yan po, ihiponin nyo. Huwag nyo po yan itatapon pagtapos po ng isang taon. Hindi, kumbaga, grasya ay tinapon nyo. Hindi po yan tinatapon. Ilagay nyo po yan sa isang mangkok o sa isang... Lagyan niyo po ng isang mangkok. Halimbawa, nagamit niyo na siya. Marami po kayo ganito. Ako po, napakarami ko ganito. Hinigit ko na nga lang po siya. Obvious naman na luma-luma na. Siguro mga 2016 pa to or 2015. Matagal na po siya. Pero hindi siya nanlalagas, di ba? Talaga inaalagaan ko siya at binibilad siya sa arawan. Ngayon, ganito po gawin po natin. Kumuha po tayo ng isang mas maganda yung clear na mangkok. Tapos dun po natin siya ilagay. Tapos, bago po muna natin siya ilagay, kumuha po tayo ng mga coins. Tapos, lagyan po natin siya ng bulak. Tapos po, lagyan din natin ng dahon ng laurel. Pag samasamahin po natin siya, tapos i-display po natin siya sa inyong kusina or sa inyong wealth sector. Halimbawa po, ito meron tayo center table. Kahit sa ilalim lamang po siya or kung mismo sa center table po natin, pagandahin po natin yung dekorasyon na meron po. Coins, may bulak, pagandahin po natin, mapapaganda po natin yan. Meron po akong nakitang ganyan at ganun din po ginawa ko. Ganun po ang mga magagandang mga matatagal na sila pero nakakaakit po pa rin sila ng swerte. Yung sinasabi ng iba na, sitapon mo na yan, luma na yan, napakinabangan mo na yan, huwag pong ganun. Kasi yun nga po yung malaki na yung pakinabang mo, yun nga po yung pagpahalagahan mo, i-energize nyo lamang po yan para lalong umipek po siya. Siya po ay kumbaga subok na natin, kaya siya ay mas maganda kaysa pa nga po sa mga bago.
Kasi kailangan lamang po niya ng energize dahil siya inakasama na natin ng matagal, di ba? Yung mga nakasama po natin ng matagal, yan yung mga pinagpapahalaga natin. Wow, hugot. Ayan. Kaya kailangan po natin to at saka po yung mga ibang coins natin na pakalat-kalat, pagsamasamahin po natin at paghandahin. Kumbaga, paghandahin po lang natin yung ayos niya, magmumukha na po siyang bago, tapos e-energize din po natin. Halimbawa, may mga lumang coins na po natin, tayo, pwede rin po natin isama siya doon sa ating pagbababad sa araw, sa umaga. Yun lamang po guys, salamat po sa panonood, and don't forget to subscribe my channel. Napakapaos ko na po sa kakadaldal. Bukod po dito, meron po tayo mga ibang racket na pupuntahan, na yun ngayon sa ating negosyo, para, yun, ganun po kasi pag si Ate Apple, kaya yan. Kailangan natin ng mga vitamina dahil nga napapaos na tayo dahil pagdating doon, dakdak na naman. Kaya yan, napapaos na tayo at meron tayong sipon. Nadali tayo sa sipon kaya ginagawa ko din po yung sa para mawala agad yung aking sipon at bigyan ako ng malakas sa pangangatawan sa sinag ng araw at sa salamin. Ayan, yun lang po guys. Salamat po sa panonood. And don't forget to subscribe my channel. Salamat. Good luck po sa inyo. At syempre, lagi pong sinasabi ko po sa huli na ating video, ang Panginoon ang una sa lahat. Huwag po natin kakalimutan pasalamat at gabayan po tayo sa lahat-lahat na ating mga ginagawa. Salamat po!